Yo, what's up everyone? I'm Iris and you're watching IDM Lifestyle. For this video nga, pag-usapan natin yung mga upgrades na gusto natin gawin sa ating mga bikes. Nalagyan yung mic ko. Mga gusto natin i-upgrade sa ating mga bikes. Well, I know it's the second week of December and normally para sa mga working people natin, ito yung time na lahat tayo nare-receive natin yung mga bonuses natin and also our 13-month pay. And alam ko na kayo mismo, no, sa mga audiences natin dito sa IDM Lifestyle, you're looking for a budget-friendly update or upgrade sa inyong mga bisikleta. Well, ginawa natin yan ng apat na videos which we call the Holiday Special. Okay, so the Holiday Special is composed of 4 topics. Every week, i-upload natin yan and I'm going to give you my review and also my in-depth coverage ng mga items na pwedeng-pwede nyong gamitin or bilhin para sa mga bisikleta nyo at hindi ito makakasira ng inyong budget. I'm basically leaning towards the people na kung saan they want to spend their money wisely muna and save for themselves and also hindi lang nila ma-bless yung sarili nila and also ma-bless din nila yung other people such as their moms, their dads, and also their relatives, no, by buying gifts for them. For this topic number one, we're going to talk about tubeless. Pero baka nagugulat kayo sa title ng natin ngayon, no, yung video, itong title na to. Well, technically kasi, ang nangyari, the original plan nung ginagawa ko itong video na to is that I am going tubeless sa aking bisikleta. When you say tubeless, ang ibig sabihin lang nun yung bike mo, hindi ka nagagamit ng inner tube, you're going to be reliant on the tires itself and also the sealant na nasa loob nun. I do research then also for the wheels na gagamitin natin para sa pag-upgrade ng bike na hindi naman mumurahin, hindi rin naman cheap, no? Hindi siya cheap, maganda pa rin yung quality. On this video, I bought the Kenda Small 8 Block na folding tire. Actually, nalaman ko na itong tire na to is not tubeless ready pala. Pero when I search online, ina-advertise ng marami nating sellers na this dude or this particular tire, it's tubeless ready. Diba? So that's false advertisement. Pati ako naloko, to be honest with you. Paano ko ba nalaman yon? Well, upon looking kasi doon, seller, nung nag-research ako, in Lazada, they are mentioning, ito, tingnan nyo na laptop video na ito, nandito siya, or dito, ewan ko sa ko lalagay. At nakalagay dyan na tubeless daw yung, tubeless ready daw itong tire na to. So actually, tinignan ko siya sa Lazada, nakalagay nga tubeless ready, pero medyo may kamahalan, so I did a counter search sa Shopee naman. So sa Shopee, I came across this seller, and I bought 2, no, pares na agad kasi palitin na rin yung gulong ko. So ito, it arrived and I then proceeded in going tubeless. So ngayon, I know some of you guys are asking na, ba't hindi ka nag-research ng maayos, diba? Well, to be honest with you, that's my fault kasi akala ko yung kung ano yung nakalagay na dun sa, ano, sa online is true. So I did half the research lang. So that's one of my recommendations to you guys. Do the full research in your upgrades para hindi rin masayang yung pera nyo. Pero cut to the chase, actually to show you ngayon, eto, I was able to do the tubeless correctly. No? So actually this is now the final product. So as you can see, hindi siya nawawalan, nung una nawawalan siya ng hangin, pero nung katagalan ay let lang yung sealant mag-sit in. Nung nag-sit in na yung sealant, na-cover niya na lahat ng holes, naging ayos na rin siya. Okay, so hindi ko na rin kayo patatagalin doon and I will be guiding you guys on the step-by-step process ng pag-tubeless. No? Well, mag-tubeless tayo ng hindi tubeless ready na tire. Okay, so napakadali lang naman mag-tubeless setup sa ating mga rims. So ganito lang naman yan. Number one is remove your wheels on your bike. Carefully deflate your tire. Remove the interior. Ngayon, kapag yung rim na lang inaiwan, you should grab an isopropyl alcohol. Our goal here is to remove
every excess dirt. So once that's done, grab your rim tape. It should be matching yung size ng tubeless ready rim mo. Very, very important lang pala, take note of this. You need to have a rim that is tubeless ready. Hindi mo po pwedeng gamitin yung regular rim pang tubeless. Okay? Kahit pag-experimentuhan mo yun, manghihinayang ka lang kasi hindi kakapit yung bib. Pero anyways, it's time to apply the inner tape. What you need to do is, kailangan kapag nag-apply ka, make sure na walang bubbles. So ako, normally what I did here is that I started from 2 spokes away from the ang lusutan ng valve. 2 spokes away, then dadaanan ko yung valve, then paikot. So once na naikot ko siya, lalagpasan ko yung pinagsimulan ko, lalagpasan ko yung valve, then 2 spokes away ulit. Saka ko siya gugupitin. The second protection is we're going to use electrical tape. So bakit kailangan ng electrical tape? Will help you na to secure yung rim tape sa loob ng rim. Okay? Kakailanganin mo ng dalawang sunod na ikot kasi manipis lang yung width o yung kapal ng electrical tape. So kaya kailanganin magsisimula ka sa right side. Yung pagkaikot mo, magda-divert ka to the left side. Then after that, you finish. Again, lalagpasan mo yung kung saan nagtagpo yung inyong tape. Sana all nagtagpo. Anyways, so ngayon, nagawa mo na yung proseso na yan, hayaan mo lang na kumapit muna yung tape sa loob ng rim. Punasan mo ng using isopropyl alcohol. And once the isopropyl alcohol is dry, pwede kang mag-grab ng barbecue stick at tutusukin mo yung susukuan ng valve para mabutas siya at masuksukan mo siya ng presta valve. Once na naisuksok niyo na yung presta valve, make sure lang na it's airtight, no? Meron niyang O-ring and at the same time yung lock niya. So, unahin mo yung O-ring sa pagpasok, then yung lock. Once na naghigpit na yan, pwedeng-pwede mo na ilagay yung inyong folding tire. Di pala siya tubeless specific. Akala ko nung ginagawa ko yung video na to, tubeless specific siya. Pero I accidentally made it tubeless. Lagay mo na yung tire sa loob ng rim. So, dahil wala tayong injector tool o yung syringe, pwede mo rin gawin yung option na yun. Pero dito, hindi na natin siya magagawa kasi wala tayong syringe. Pwede kang mag-left or mag-iwan na maliit na buka doon sa gulong. Tapos, saka mo ibubuhos yung ating sealant. Actually, ang ginamit kong sealant, itong submit na anti-rust. Sabi ng kuya ko, kailangan yung gagamitin yung sealant, may anti-rust na tinatawag. Kasi kapag kayong sealant na ordinary lang yung ginamit ninyo, ang mangyayari, madadamage pati yung rims ninyo. So, ingat tayo sa mga ganun. Okay, so once na nailagay mo na yung sealant doon sa loob ng rim, carefully i-lock mo siya. So, ito yung tricky part. Dahil wala akong air compressor, gagamit ako ng manual pump. So, ngayon, ang importante kasing step dito, lumapat yung bead sa rim. Kasi kapag hindi lumapat yung bead sa rim, ang mangyayari, oblong yung ikot ng gulong, parang tumatalbog yung feeling. Pagka nilagay mo yung manual pump, ilagay ka muna ng soapy water para dumulas lang yung rubber sa rim. Once that's done, mabilis ka na manual pump, ang mangyayari, tutunog yung paglapat ng bead sa gulong. So ngayon, pag nagawa mo na yung proseso ngayon, you're going to do yung tubeless dance para yung sealant lumapat siya sa gulong. Well, basically, itong step na to, tinatakpan niya lahat ng airway or airflowway para maging airtight. Dapat mabilis lang tong proseso na to. It will just take us several hours. Pero on my case, it took me 3 days para maging sealed yung gulong. Well, kasi nalaman ko nga na hindi pala siya tubeless specific na folding tire cut. In 3 days, hayaan mo lang na paikot-ikutin siya. Parang ginawa sa'yo nung ex mo. Hayaan mo lang na paikot-ikutin mo siya. Tapos, hanggat sa ma-seal niya lahat ng butas sa iyong gulong. Well, technically, ginawa ko pa nga dito, niride ko pa nga siya sa Kaibiyang Tunnel. Kinargahan ko lang siya ng 45 PSI bawat gulong.
no, and I let it roll. After a few days, makita mo lang sa gilid ng gulong mo, meron lang siyang mga white spots. Well, that is totally normal. Ibig sabihin, yun yung mga airflow sa sidewall ng ating gulong. Kasi nga, as I mentioned, this tire is not tubeless specific. Well, sa mga tubeless specific na tires, makakita ka pa rin ng mga leakage ng sealant, pero hindi ganito kadami. Kung tatanungin niyo ako yung experience while riding tubeless, actually some of the key points for you to receive right now in this video is that, number one, yung tubeless na ride natin, it was very comfortable. Number two, dahil nga magaang yung bike, eh mas magaang mong naidadala yung pagpipedal mo, lalo-lalo na sa mga ahon. And number three, actually this tire is not bad. Maganda siya. Yung kanyang tread patterns, maliliit, so fast rolling siya. Then, I upgraded it from 2.1 na gulong dati to 1.95 kung ang habol mo talaga is speed on the road. No, and then right now, it's been a week after kong i-install tong tubeless tire na to, and roughly around 100 kilometers na rin yung tinakbo niya. And I might say na maganda talaga yung pag-tubeless setup. So kung ikaw eh bibili ka ng Kenda Small Block 8 na gulong and you're planning to do tubeless, on my first 100 kilometers, I still recommend it for you to use it. Pero one downside lang nito is that kapag ka tumatakbo ka ng mababa yung air pressure mo, huwag mo nang tangkain na lumayo, kasi ang mangyayari kasi niyan, just like what happened to me, is may possibility na ma-puncture or mahiwa yung gulong mo sa sidewall. No? So the recommendation talaga is when you're going tubeless on this kind of tire, eh dapat lagi kang nasa malapit sa maximum na PSI niya. Maintain mo yung air pressure sa loob ng gulong. Pero okay, huwag kayong ma-discourage agad on the few days ng pag-tubeless ito, kasi normally mangyayari, maubusan siya talaga ng hangin. Higa nyo na lang muna yung gulong, huwag nyo muna ikakabit sa bike para yung sealant mismo umikot sa sidewall. Ikuti mo ulit siya sa kabilang side para yung kabilang side naman yung makoveran ng sealant. Okay, so I think yun lang naman yung coverage ng video na to. So next week pag-uusapan natin yung iba-iba pang mga topics na pwede mo pang i-upgrade. So stay tuned dito sa ating channel. And I invite everyone na huwag kayong makalimot na ma-LSS. Like, share, and subscribe to IDM Lifestyle. See you on the next video.